Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning. Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Thursday. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Ganyan yung outfit and partner ng ano, ready to TikTok anytime. Alam mo na sa as a Gen Z. As a pabagets. Pabagets tayo today as a, eh. As a pabagets for today's video. Oo, kakaldag ka ba? Ha? Magkakaldag ka mamaya? Tapos na. Ikaw yung kumaldag, ikaw yung kinaldag. Parehas. Kung ano mang klaseng pagkaldagan na iisip ninyo, tama po yun. Charet! Good morning po sa lahat ng mga kabisyo natin na ganitong oras. Gustong bumata? Aba, very good. Oo, pwede naman eh. Pwede naman. Nagagawan kaya ng paraan. Lahat naman po nagagawa ng paraan. Basta may pera, mga kabisyo. Sabi nga, hindi ka pangit, mahirap ka lang. Parang lalong masakit yun. Oo. Puso, diba? Hindi, pero totoo, pwede naman talaga maging bata. Diba? May mga ganun, diba? Lagi nating example yun, yung mga teachers. Sa totoo lang, stress naman talaga sila eh. Wala pa akong nakita nga teacher na masayang-masaya siya sa mga masakit sa ulo ng mga estudyante nila, diba? Oo. Kung tutusin, talagang very stressful yung kanilang ginagawa. Pero bakit ganun? Tuwing nakita natin sila, parang hindi sila tumatanda. Kung papaano yung itsura nila na nagtuturo sila sa atin nung grade 5, grade 6, grade 7, diba? Nung high school. Yung pa rin, nung nagkaroon ng reunion, diba? Totoo yun. Ako naalala ko nga eh, nagpicture kami. May picture kami nung teacher ko nung nag-aaral ako ng college. Tapos, nagpa-picture ulit kami the last time na magkita kami. Same itsura. Diba? Same profile. Same everything. Same haircut. Same uniform. Same lahat. Same lahat. Yung damitan nila. Parehong-pareho. Grabe ma'am, hindi ka talaga tumatanda. Oo, hindi ko alam. Siguro dapat na talaga nating tanungin ng mga teachers. Diba? Ano pong sikreto ninyo? Diba? Skincare reveal naman please. Ano po ang sikreto ng Fountain of Youth, diba? Kasi totoo yun, no? Parang yun lagi yung expression natin, eh. That's the same old statement every time na makikita natin yung teacher. Hindi ka tumatanda! Bakit hindi po kayo tumatanda? Diba? Sila na talaga nakadiscover ng Fountain of Youth. Oo, diba? Alamin natin kung bakit. Anong iniinom, anong tinitira ilang beses sa isang araw, diba? Baka pwedeng gawin ng lahat. Correct, diba? Baka pwedeng i-adapt ng mga, ano, ng mga skincare clinic, ganyan. Oh. Yeah, pero sa true laluto lang halong eklabu, lahat tayo nag-effort, nag-iisip pa paano nga ba tayo babata, di ba? Kasi syempre gusto nating tumagal sa mundong ito. While gusto nating pumunta sa langit, i-enjoy ang ano, eternal life, syempre wala naman nagmamadali sa atin, di ba? Ayaw naman. Masaya pa rin mabuhay sa mundo kahit maraming problema. Correct, totoo yan, di ba? So, kanya-kanya po ng paraan, di ba? Para gawin yung mga pampabata. Of course, yung teknolohiya, napakalaking bagay po niyan, di ba? Sabi nga, grabe yung mga skin ng Korean. Ibang level. Bakit ganun? Yung mga walang ka-pores-pores, no? Kung pumunta ka ng Korea or kung pupunta ka sa mga Korean stores, makikita mo, partner, na mga model yung mga lalaki. Kung sino pa yung mga lalaki, sila pa yung mga, sila pa yung pagkaliit-liit ng buta sa mukha. Kung wala, kung baka nga, wala. Walang buta sa mukha, di ba? So, grabe, may ganyan. No? So, merong ano, may skincare steps 1 to 19, 1 to 2,888. Depende sa balat yan. Depende talaga sa balat yan. So, meron teknolohiya, may mga skincare clinic, di ba? Para doon sa mga nagtitipid, di ba? Iwas-iwas sa stress, tulog-tulog na madami, inom-inom ng tubig, ganyan. Totoo at, yun. At yun naman din talaga yung mga paraan. Although sa totoo lang, napakahirap namang sabihin na ano no, to let go of stress. Kasi ang stress ay kasama talaga. Nakaka-stress ang kasamahan sa trabaho, nakaka-stress yung mismong trabaho, nakaka-stress ang pagko-commute. Mahirap naman talaga siyang iwasan. Pero, di ba, pwedeng gawa ng paraan. Totoo yun. Kayang gawa ng paraan. Tama ka doon sa sinabi mo, partner. No? Sa panahon ngayon, babae at lalaki na talagang gumagawa ng paraan para manatiling bata. Naalala ko, may nakausap ako lately.
nagtayo siya ng aesthetic clinic. Siyempre, target niya talaga mga babae. So, yung pangalan ng business niya, pambabae talaga. Okay. Nagulat siya, in the process, ang daming lalaki na pumupunta sa clinic totoo, niya. Totoo. Sabi yan. Niya, parang ano, parang, tas yung color ng clinic niya talagang pink. All pink. Diba? Tas pag nung tumatagal yung panahon, lumilipas sa mga araw, mga kaibigan, ang daming mga lalaki pumupunta doon sa clinic niya at nag-avail ng services and products niya. Bumibili talaga ng mga produktong mga pang-Korean din, partner. Correct. Steps 1 to 2008 nga, depende. So, totoo yun. Ang sabi ng may-ari, grabe, no, iba na yung panahon ngayon. True. Sabi nila, ang daming gustong manatiling bata, hindi lamang babae, pati mga lalaki. Totoo yan. Diba? At dapat din naman talagang gawan ng paraan yun. Correct. Diba, at investment para din yun. Para manatiling tayong ano, fresh. Diba, fresh. Ayaw natin mukhang panis. Correct. Hindi tayo yung parang, ay, grabe, no, nag-reunion tayo, naalala nyo sa ganito, pabulok na siya, no? Ayaw ang natin pangit, ng mga ganon. Ang pangit pakinggan. Oo, gusto nakakasakit natin, ng damdamin. Kurit, gusto natin yung ano, ba't ang fresh mo pa rin? Oo. Grabe ka, mga ganon. Diba? And investment din naman kasi yan, skin care. Taking care of your body is an investment. Yes. Nakakaganda ng pakiramdam eh. Nakakadagdag ng confidence, mga tama, kaibigan. Totoo. If you feel good about yourself. Sa true. Kapag bago kang ligo, kapag feeling mo malinis ka, iba pag feeling mo wala kang jabar today. Correct. Diba? Nakakadagdag ng ano, ng self-confidence. Kaya yes, investment din po yan. Kaya kung ikaw ay ganitong oras pinag-iisipan mo, ano ba? Bibilin ko na ba itong ano, yung set na ito na pampakinis daw? Or magsiset na ba ako ng appointment sa isang skincare clinic? Oh, this is a sign. It's also an investment. That's taking care of yourself. Yes. Diba? Yan yung isa sa mga paraan para masabi mo talaga sa sarili mo na, okay, minamahal ko yung sarili ko at inaalagaan ko yung aking sarili. Very good ka naman dyan sa part na yan. Isang paraan diba din yan para ano, para ipakita mo may self-love ka. Mm-mm. Diba? Yung pag-aalaga ng sarili. Tama. Totoo yun. Isang paraan din yan. Tinan mo, paraan ng pananamit. Oo, diba? Yes. Para mabuwasan yung ano, yung mukhang yung ano, mukhang matanda. Oo, yung edad. Yung kasi mukhang ano, parang, may mga pormahan kasi talagang Nakakabata. Tapos may mga pormahan din talaga na, alam mong ano, it's a certain age. Alam mo, yes, 40. Yung ganyang forma. Titong tito at titang correct tita. Yung ganyang forma, sinusuot yan ng mga 40, mga 60, di ba? Yung mga ulyanin, gano'n. May mga ganyan kasi mga forma. Kaninang patay nakakasakit. O hindi masakit. Ha? Lagi natin tatandaan, while pabata tayo, while gusto natin to look young and to feel young, growing old is a privilege. And yes, it is always a blessing. Kaya kung ikaw naman din, at this point, naiinis ka, naiayamot ka kasi malapit na naman ang birthday mo, madadagdagan ka na naman ng edad. Naku, hindi dapat ganyan ang mindset. Ang mindset, ipagpapasalamot mo na dagdagan ka ng edad. Kasi may mga iba, gusto yun man nilang i-enjoy na magkaroon ng mga upo, pero inabot lang nila 21. Totoo yun. Yung mga iba nga, 21 days. Yung mga iba nga, isang minuto lang. Diba? So correct, ikaw na magdadagdag ng edad, diba? Be thankful and be grateful. Huwag ka mainis kung tumanda ka. Correct. Diba? Kung sabihin kang tito o tita, ibig sabihin na reach mo yung ganyang klase ng edad. Uulitin ng tambalan, marami po ngayong araw na ito ang nagdadasal para ma-extend ang buhay nila. Correct. Diba? Yung mga nag-aagaw buhay, yung mga nasa hospital na merong sakit ngayon, puspusan ang panalangin ng kanilang pamilya, kahit sila mismo, diba, na Lord, dagdagan niyo pa po yung buhay ko. Samantalang ikaw ngayon, diba, na-reach mo yung edad na 40, na 50, 60, 70, 80, 90, hanggang isang taon yan, pasalamat ka na abot mo yung edad na yan. Sa true lalo at walang halong eklabu. Let's be thankful and let's be grateful. Yes. Isa nating tambalanisa, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2008. Pinag-uusapan po ninyo yung tungkol sa pagpapaganda, bawal mabulok. Ang hirap naman pong hindi mabulok kapag ka ikaw po ay nanay, may 4 na anak, nag-aalaga, hirap na hirap, hindi ka binibigyan ng asawa mo ng kahit anong pampaganda. Wala lang, gusto ko lang po mag-rant. Shoutout ano ba? At in-name reveal ko na po ba yung asawa kong walang pakialam? Thank you, tambalan. God bless. Ikaw, nasa sa'yo shout yan. Shoutout lang naman Sana in-name reveal mo na. Oh. Para talagang dedicated sa kanya ang mensahe po namin. Diba? Well, shoutout sa'yo, mister. Oh, na hindi na binibigyan ng papaganda yung asawa niya. Oh, pero alam mo gets ko din naman eh. Ang dali din naman talaga nating sabihin na magpabata tayo, magpaganda tayo, huwag tayong magpabulok, 'di ba? Yung mga ganun. Pero sa true lalo din naman mahirap din naman talaga siyang gawin.
din. Siyempre, may kaakibat na ano, may kaakibat na budget. Totoo yun. Hello po. Mamaya po kayo tumawag. Naka-air pa po. Live on air po ang kami. Tambalan. Teka lang po ah. Bye-bye. Salamat. Mamaya na po kayo maningil. Wrong timing naman yung paniningil nyo. Mamaya na ang tawag-tawag ha. Alam namin yan. Alam na po namin yan. Nakalista na po yan kung kailan namin mabayaran yan. May sweldo na po. Pumasok na. Mababayaran na po yan. Teka lang. Waitening parang kriminal. Yung maya ora-orada, di ba? Tawag. Parang katatawag lang ha. Charot. Anyways, galit eh, tayo galit, may atraso, tayo pa yung galit. Ikaw na nga tong ano, may utang, ikaw pa yung galit magbayad. Ako, daming ganyan. Daming ganyan. O anyways, diba, balik tayo. Madaling sabihin eh, magpabata ka. Iwas ka sa stress, ganyan. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya madaling gawin. Lalo-lalo na kung ito yung sitwasyon ni mother, diba, na apat yung anak, lahat inaasikaso, yung mga ganyan, yung asawa walang pag suporta, ganun. Hindi ka man lang bigyan ng chinsansu. Oo. Diba, pang kaya mena. Mga tito. Mga tito-tita tita mo. Sobrang luma na nun, partner. Maski mga tito at tita, hindi na gumagamit ng mena. Ano ba yung mena? Sobrang luma. Grabe ka naman sa mga tito-tita. Nag-level up na rin sila sa mga... Na may rejuvenating kit na rin sila. BB cream na sila. Oo, BB cream, CC cream, DD cream. Diba? Mena. Ano ba yung mena? Aminin mo yung mga tito-tita nyo. Yung may amoy, diba? May amoy yung mena. Ang lakas. Yung mga kalimutan sa simbahan, yung mga tita, yung mga mas matatanda na sila, kasi active ako sa simbahan dati. Basta yung mga matatanda na, kasi mga bata kami. Pag dumating naman yung mga choir na mas matatanda na, yung mas, kasi older sa amin talaga, isa lang ang amoy nila. Sige, alam mo. Alam ko kasi hindi ko yan inabutan, diba? hindi natin yung ginamit kasi bata pa tayo noon. Pero yung mga tito-tita noon, yan ang, diba? Yan ang, ano, yan ang kanila nga, pinakasikat na, yes, ano, ng mga brands para manatili kang maganda, maputi at poreless. At kaakit-akit, di ba? Kahit iba po yung kulay nung mukha dun sa... Kasi isa lang yata yung color ng mene, di ba? Parang wala siyang shades. Oo, basta yun po ang version ng ano, ng... Yun yung night cream ng mga tita, tinan mo bago makatulog. Hindi ko alam, basta yun po, basta may amoy po siya, ang lakas po, promise. Only baby boomers can relate, diba? So, mga ganon. So, nabanggit na yun ni partner. Sana kahit ganun, diba? Sobrang mura lang nun. Magkano lang, wala ba yata 50 lang. Pesos dati yun? Dati. Well, ngayon kasi, in fair naman, meron namang mga beauty products na hindi naman kailangan sobrang maharli ka. Meron din naman talagang very affordable. Kaya nga, diba, yung skincare na yan is super duper duper big industry. Lalo na dito sa Pilipinas, diba? So, gets naman natin. Question ko lang dito sa iyo, Mrs. Ine-express mo ba ito sa mister mo? Yan na naman tayo. O tinitiis na lang natin ang lahat. Tapos mag-rant ka sa ibang tao. Correct. Tapos magre-reklamo ka. Sasabihin mo sa ibang tao. True. Di masama na naman yung asawa mo. Tama. Diba? Ine-express mo ba siya merong kailangan mo din ng ganun? Or in the first place, gusto mo ba? Meron din naman kasing hindi na, wala na talaga silang pakialam. And nire-respect din talaga natin sila. Kung ang gusto na, ang look na gusto nila everyday is Haggard, okay lang yun. No judgment. Baka ba ang sa kanila, ang dami kong ibang pwedeng asikasuhin versus my nails or versus yung face ko na oily. Madami akong ibang pwedeng gawin, which is good. Mm-hmm. Diba? Ano yan? Talaga nga, mataas ang tingin ko dyan sa mga stay-at-home moms. Ibang level po talaga, promise. Ibang level yung pagtingin ko sa inyo. At yung makalimutan yung sarili dahil sa pag-aalaga sa buong pamilya, talaga nga, ano yan eh, kahanga-hanga, very hero-like, diba? So, yun yung mga tanong, okay lang ba sa'yo? Pero the fact na nagsasabi ka, ibig sabihin, baka hindi masyadong okay. So, ang second na tanong, in-express mo na ba yung nararamdaman mo sa mister mo? Totoo. Diba? Kasi kung gusto mo yung paraan eh. Anong kailangan gawin ni mister para masolusyonan yung problema mo? Tama. Alam ba niya yan? Correct ka. Diba? Kung hindi niya alam, baka iniisip niya, komportable siya eh. Okay lang naman siya. Mukhang masayang-masaya naman siya sa pagiging oily niya, diba? So ahayaan niya lang yun, di ba? So communicate it with your husband. Bigyan mo naman ako ng pabila ng lipstick sabi ng mga tita. Ang lip tint pa naman, pwede na sa cheek.
Pwede na sa lips. Ang dami niyang function. Pwede na ilagay sa Halloween. Diba? Well, pwede din, di ba? Pwede ilagay sa talampakan ng paa para ma-mink-mink yung ano. Ma-mink-mink yung talampakan, di ba? At madaming murang produkto, ha? Sabihin mo, request mo. Express mo din. Kailangan ko nang pabili ng scrub. At saka mga ano, mga pampahid sa mukha. BB cream, honey. BB cream. O di naman kaya, kailangan ko ng isang araw. Day off ba? Day off. Di ba? Yung ganun. Alam mo, meron nga ako recently na napanood na video. Sobrang cute kasi yung mister, parang angkas rider siya eh. Tapos video call niya si Mrs. Or kung ano man, kung sino. Basta video call yung ano, yung interface. Tapos pinapakita doon ni Mrs. Nagtutupi siya ng mga pantalon. Sabi niya, meron kang may pera dito sa pantalon mo. Sabi niya, ano, buti nga hindi ko nalabhan. Sabi ni Mrs. Parang mga 5,000 or 6,000. Sabi niya, para saan to? Huwag ng pera. Tawin mga 20-20 lang. Wala akong 6,000 sa bulsa. Yun nga. So, syempre, takang-taka nga si Mrs. Siguro kaya binidyo call. Di ba? Bakit may 5,000 or 6,000? I'm not sure. Basta mga 5. Ganon. Sabi niya, ano to? Saan to? Ganyan. Tapos sabi niya, hala, kanino yan? Sabi niya, sa'yo. Kasi sa pantalon mo, may mga pag-ganon-ganon pa nung una si kuya na hala, kanino yan? Eventually, ni-reveal niya. Sabi niya, para kasi sa'yo yan. Di ba gusto mo na magpa-rebond? Tapos pag-uwi ni Mr. galing sa trabaho. Ay, nako. Talaga, alam na this. Rebond na rebond yun. Huwag mong kulutin, ha? Huwag mong sabunutan. Bagong rebond yan. Pero ito sa ano, sobrang the whole time na pinapanood ko, tinapos ko yung video eh, the whole time nakasmile lang talaga ako. Kasi yung ramdam mong, alam mong pinaghirapan ni kuya, alam mong perang pinaghirapan, tas alam mong it's a beautiful surprise for the wife. Diba? Yes. Tularan po natin si kuya. Yan yung sinasabi natin. Iwan po tayo ng 5,000 sa bulsa. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Have a feel good Thursday, mga kabisyo. Bye-bye! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Catherine, 31 years old at isang office staff in a private company. Yung buong opisina namin, suki ng tambalan mula Monday to Friday. Hindi ko naman inakala na darating ang araw na susulat ako sa inyo. Kailangan po kasi namin ng payo. Opo namin at hindi lang ako. I am in a complicated relationship po kasi kaya sana ay mapayuhan nyo din yung dalawang sangkot dito. 2018 na makilala ko si Jay. Unfortunately, minahal namin ang isa't isa sa maling panahon dahil may long-time girlfriend siya na nasa ibang bansa. Ilang beses naman niyang sinubukang makipaghiwalay pero ayaw siyang bitawan ng girlfriend niya. Selfish daw kasi daw kami ni Jay dahil hindi namin naisip na masasaktan siya. Magbibigti daw. Sisiraan daw ako sa social media. Sasaktan daw ako. Eh dahil natatakot naman si Jay sa pwedeng mangyari sa akin, naawa sa girlfriend niya at ako konsensya. Hindi na lang niya itinuloy ang pakikipaghiwalay. Kahit ramdam ko na ako ang mahal ni Jay at ako ang pinipili niya, ayoko naman sa relasyong hindi malaya. Ayokong may nasasaktang iba. Kaya naman, bago mag-pandemic, hiniwalayan ko si Jay.
dalawang taon kaming walang communication. Pero one day, Jay found me again. Nagkita kaming muli, pero sa halip na magkaroon ng closure, we were back to being together. We were both crying. Hindi lang pala ako yung nalungkot the whole time that we were apart. Sobra din pala yung sakit na dinanas niya dahil hindi kami magkasama. Tambalan magkasama kami ni Jay ngayon, pero nahihirapan ako. Minsan gusto ko nang sukuan ang relasyon namin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Baka naman nakikinig din si Jay. Payuhan niyo naman kami, please. Mahal ko siya, pero he has to take a stand. Kung talagang hindi niya kayang hiwalayan ang girlfriend niya, ako na lang ang palayain niya. Pakibigyan na din ng advice yung girlfriend ni Jay. Ang dami mo namang utos, girl. Bakit ganun? Bakit mautos ka? Bakit marami kang utos sa amin today? Eh well, baka sakaling nakikinig din. Sana wag na siyang kumapit sa relasyon nila dahil hindi naman niyang, hindi lang, dahil alam naman niyang wala na. Palayain na niya si Jay. At sana din ay mapatawad niya na ako. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Katrin. Ipaprocess lang muna namin medyo yan. Mapag-utos ka talaga for today's video, Katrin, ha? Teka lang. Kaya sa ngayon, batiin na lang muna namin yung grupong Legendary Grabbers partner. Uy! The Legendary Grabbers! Yes, organisasyon ito ng mga Grab Drivers partner na lagi nakatutok sa tambalan. Thank you so much! Salamat po, The Legendary Grabbers! Uy! Ang kanilang presidente na si President Mar at ang kanilang vice na si Jojo. Ayun. Ganun din kay Nardong Jazzy Boy at kay Nanay Baby daw ay nakatutok ngayon. Thank you so much! Yan. Salamat sa inyong ingat sa pagmamaneho, ha, mga grupong Legendary Grabbers. Mga kaibigan nating Chuperian, ingat sa inyong pamamasada. Yan. Ingat po at sana makagrab po kayo na napakaraming tip na bonggang-bongga ngayong araw na ito. Ayan. O eto na, si Legendary Katrin naman na nga intindihin natin. Oo, napaka-legendary. Aba, daming utos. Hindi na lang hinintay na kami na gumawa, di ba? Hindi hinintay na kami na magkukusang magbigay, di ba? Inutusan tayo, naninigurado. No, ayaw pa naman namin ng ganyan mautos kung wala papalit. Kaya nga, oo. Hindi naman kami naniniwala talaga sa mga taong ganyan. Charot. De, pero alam naman ni ano, bilang tambalanisa since 2015, knowing kasi ni Katrin na kahit na ang humihingi ng advice naman talaga ay yung sumulat lamang, ine-epalan din natin yung mga ibang involved sa story. Oh, yan, diba? Kaya siguro kung kinakailangan. Kung kinakailangan. So siguro ini-ensure niya for today's video na mabigyan ng payo ang lahat, 'di ba? Ang lahat ng involved. Kaya nga sabi niya, bigyan niyo naman ako, hindi ako ng payo kundi kami. Yan. Kasi marami kami. Yan. And definitely three's a crowd. Mm-hmm. Diba? Yun naman talaga ang katotohanan kasi in a relationship, kailangan dalawa lang. Kung merong tatlo, pangatlo ang Diyos, diba? Eh, mukhang wala namang sa inyo ang Diyos, diba? Obviously, ang dami niyong kasalanan lahat. So, talagang definitely, three's a crowd sa inyo. Okay. Sinasabi mo, Katrin, that Jay should make a stand. But also, you should make a stand. Hindi mo kailangan hintayin na manindigan si Jay. Ikaw din mismo sa sarili mo, dapat manindigan ka. Gusto mo ba ng lalaking may sabit? O wala, yun lang yun. Diba? Hindi mo na kailangan hintayin pa si Jay eh. Sa totoo lang din. Pero tama din naman na sinasabi mong ano ba talaga, Jay? Kasi mahal naman natin talaga yung isa't isa. So dapat ikaw talaga mag-decide kasi ikaw itong may sabit. Tama mm-hmm. din naman. Tama din naman yun. Pero again, ako I would like to tell you, Katrina, in all fairness, sa komplikadong sitwasyon na ito, meron ka din naman talagang desisyon na pwede yes. mong gawin. Correct. Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong choice kasi mahal ko si Jay. Hindi, may choice ka. May choice ka maghanap ng taong walang sabit.
'di ba? Totoo naman, nalulungkot kayo sa paghiwalay ninyong dalawa, pero tingnan niyo na nagbalik kayo, ganun pa rin yung sitwasyon. Mm-hmm. Walang nagbago, three's a crowd pa rin. So at this point, hindi lang si Jay ang dapat manindigan, ikaw din. Dapat totoo. Manindigan ka rin. Kung ano yung paninindigan na ginawa mo before the pandemic, let's say 2019, ipanindigan mo talaga ng tunay na tunay at totoong totoo. At deserve mo ng isang relationship na walang kasamang walang kasamang stress. Yung masayang-masaya ka, yung wala kang feeling na may magbabanta sa'yo, feeling na sasaksakin ka sa likod, feeling na tatanggalan ka ng peluka kung nakapeluka ka man. Yung umabot sa naisip mong may siya ng hindi naisip ko kasi partner, baka mamaya. Ano, napapanot na siya? Hindi. Mga ganun, nakakapanot ang stress ha. Sa totoo lang din talaga. Yung marami ka na palang poknot, yung naisip namin ngayon. Uy, totoo yun. Na meron akong kaibigan, dami niyang poknot dahil sa stress. O, feeling ko mga ganun. O, gusto mo ba yun? Yung parang laging may bumabagabag. Mm-mm. Feeling ko lahat ng tao deserve na magkaroon ng peaceful na relationship eh. Yung may karelasyon sila na hindi masakit sa ulo. Yung walang sabit. At hindi naman nag-iisa si Jay sa mundong ito eh. I mean, of course he makes you happy. Of course kilig na kilig kayo sa isa't isa. Pero mayroon talaga siyang sabit, girl. Mm-hmm. Kahit sa nating pagbalibalik ta rin. Malinaw yun. Oo, apakalinaw nun. And in fact, at alam mo nga eh, aware ka. Totoo, nagbalikan kayo ulit. Pero sige, kung the last time ang paninindigan ni Jay is dun sa kanyang long-time girlfriend, sige, tanungin mo din siya ngayon, ano ba talaga yung paninindigan mo? Correct, diba? Ako, I'll say the same thing. Malinaw sa'yo na, ano, na merong sabit. Ang pwede mong pagtuunan dito ng pansin is yung lesson, no? Lesson. Kung ano man magiging decision mo, bahala ka na. Alam mo naman ang gagawin, hindi mo lang alam ginagawa. Alam mo na yun eh. Kailangan mo lang naman tama mag-validate kung tama yung gagawin mo. Oh. At kung nga, wait lang partner ha, kung ang feeling niya ang tamang gawin is to stay. Oo. Then you have to face the consequences. Oo. Prolonged yung agony mo ngayon. Correct, totoo. Prolonged yung sakit ng ulo mo, yung consumption mo ay daladala mo hanggat hindi ka umaalis sa sitwasyon na yan. If that will be your choice. Wala namang kaming judgment sa'yo kung yun yung gusto mo, di ba? Pinapatagal mo nga correct. Na rin ang panahon yan eh. Tama, di ba? Until today, may ganyan pang pagmamahalan. Hindi ko kakayanin mo masakit ang ulo mo ng lifetime. Kasi alam mo naman yun, malinaw, nangungonsumi ka na ng ilang panahon. Yes. Diba? Pero hinahayaan mo magstay in that kind of relationship. Yung isang option dito, aalis ka naman. Diba? That's another option kung gusto mong umalis sa relasyong yan. Ang nakikita namin pag umalis ka sa relasyong yan, diba kung talagang mahal ka ni Jay, Jay, diba? Jay. Si Jay, gagawa siya ng paraan para iwanan yung una niya. Kung talaga kung talagang merong sapat na dahilan na iwanan yung kanyang girlfriend. Sapat na dahilan, sapat na lakas ng loob, sapat na pagmamahal para sa'yo, para iwan niya talaga yung kanyang long time yes, girlfriend. Then gagawa siya ng paraan to have you back. Diba partner, dapat si ikaw Catherine ang manindigan. Pareho kayo ni ni Jay. Di utusan mo si Jay. Manindigan ka naman. Sino ba talaga pipiliin mo? Ikaw din, manindigan ka rin. Magsistay ka sa ganyan kahit alam mo may sabit. Correct ka, diba? Or aalis ako sa relasyong ito at paninindigan kong ito. Paninindigan ko ito. Ngayon, kung talagang mahal ako ni Jay, diba, gagawa siya ng paraan para hindi ako bigyan ng sakit ng ulo. Correct. Diba? At iiwanan niya yung taong yun. Pero malinaw din sa amin na kung 2 years na hindi kayo nagkita, tapos nalaman mo nung nagkausap ulit kayo na sila pa, ibig sabihin, they are okay. Correct. Ayos naman sila. Okay sila. Ngayon, nagkikwento na lang maaari si Jay. Hindi naman kami okay. Maraming ganyang kwentong lalaki. Daming diba? Ganyan. Ako yan. Yung mga nanloko sa akin, mga lalaki, yan ang sinabi nila. Yung ginawa kong third party. Tapos yung isa, ginawa pa akong party-party. Apat pala kami. Mabihira. Diba? Ganyan-ganyan ang linya. Gas-gas na yung kwento correct. Na yan. Correct. May problema kasi kami. Yan. Ganyan. Sa totoo lang, hindi kami magkasundo. Correct. Hindi na talaga ako masaya. Mga ganong chemelatik. Yeah. Nako, sinasabi ko sa'yo. At isa ka sa mga nabiktima ng ganyang klase ng kwento. Tama. Diba kasi kung talagang hindi sila okay at may talagang may sapat na dahilan para iwanan yung unang babae na kinakasama niya, diba? Dapat hindi na noon sila. Noon pa man, putol na yon. Tama. Pero bakit tumagal pa ng ilang panahon? Imagine mo, 2 years. Hindi lang. Tapos may iyak-iyak pa sa harap pandemic, mo. Before pandemic, nagbuhiwalay. So 2020, mga January, diba? Mga ganon. Kasi March yung pandemic. So more than 2 years, 3 or 4 years. 3 years na? So isipin mo. Mag-aapat
taon na nga. Diba? O, tas sila pa. O. Tas umaasa ka, iiwan niya para sa'yo. Ang hirap sa'yo, naniniwala ka sa mga kwentong ganyan. Pani, alam mo, ikaw talaga yung unang-unang magiging biktima ng scammer. Umayos ka, alam mo, definitely ha, isang araw hindi lang lalaki yung makakapanloko sa'yo. Katulad ko, katulad ni Nicole, alam mo, sa scam ka rin. Sa pera, sa negosyo. Kapag ka, lagi kang ganyang paniwalain. Damay-damay ng problema na to. Damay-damay yan. Yung problema mo ba? Yung problema ni Nicole na ungkat na rin. Akala mo, tayo, akala ko parte funny lang ako. Yung pala, funny-walain din, di ba? Masyado ko pinandigay yung pagiging funny. And that is because I'm so gullible. So ikaw, eto na, nakita ko si Catherine, ganyan ka din. Nagkita ka lang kayo, iniyakan ka lang. Diba? Paniwala ka na mahal na mahal ka. Totoo na. Well, of course, merong special spot. Totoo naman, hindi naman natin yan itatanggi. Kasi in fairness, nag-try naman makipaghiwalay, di ba? Kaya lang nanakot. Mamali mo, sabi niya diba? Lang yun. Pero hindi mo naman nakausap. Huwag kang basta-basta naniniwala. Oh, di ba? Yun yung gustong sabihin ng tambalan ngayon. Mag-focus tayo dun sa lesson. Hmm. The next time around, kapag nagpaliwanag ulit sa'yo si Jay, di ba, pakiramdaman mo mabuti, gaano ba ka-sincere lahat ng sinasabi Tama. Niya? Gaano ba ka-totoo lahat ng mga kwento niya? Kasi maaaring... Ito ay, di ba, hugot lamang sa hangin ang mga kwento at napaniwala ka naman. Ang daming ganyan. Diba? So, susunod na makita kayo ulit, di ba, pakiramdam, maging matalas ang pakiramdam mo kung niloloko ka ba or imbento lang ang mga kwentong binibigay sa'yo. Dapat talaga. Ayaw natin na scam. Ang lesson talaga dapat sa next life mo, maging eagle ka. Para hindi ka basta-basta. Matalas yung pagtingin may mo. Eagle eye ka, eagle ganon. Eagle eyes ka, eagle wings, ganyan. Oh. Pero seriously, ikaw naman hindi gan, Catherine. Para sa amin na based on your story, dito lang sa mga facts na prinesent mo sa amin, manindigan ka na hindi mo deserve to be in a relationship na complicated. Yes. Diba? Ikaw na mismo nagsabi, you are in a complicated relationship. See? Diba? Gusto mo yung ganun? Na problema ka dahil sa taong yan. Totoo. Alam mo, in itself, relationships are complicated. Mm-hmm. Yung dalawang tao na nagmamahala, nagkakaroon pa yan ng mga problema at issues. Mm-hmm. What more yung merong pasawsaw na pa-third party? Diba? Mas lalo na. Diba? Ingat-ingat ka rin. Ingat-ingat ka. Yun lang. Uulitin lang namin kung talagang mahal ka ni Jay at yun yung sinasabi niya sa'yo. Matagal niya na dapat na pinutol yung una niyang karelasyon. Tama. Pero malinaw sila pa rin. Ure. Ibig sabihin, they are okay. Hindi niya kaya na ayos naman. May mga saltek lang, diba? Pero sila pa rin. Kasi okay pa rin naman sila. Magkasundo pa rin sila. Kaya nga eh. Diba? So, ingat ikaw to nakikisiksik ulit, tatandaan ha. Ikaw yung third party ulit. Correct. Diba? Kumbaga, kung nakapag-confess ka na ng mga kasalanan, ayos na sana eh. Dagdagan mo ulit. Oo, oh, diba? Kumbaga, ang dami mo ng points sa langit, mga 52 na. Nabawasan back to 2 yan. Pa. Baka nga negative 2 pa. Kasi alam mo, mayroong karelasyon, tapos papasok ka. Naku. Tama. Noon pa lang eh, diba? Sinasabi ko sa'yo. Malinaw sa'yo eh. Alam mo, madaling magkwento yung lalaki na sasabihin niya, hindi kami okay. Pero hanggat hindi tapos yung relasyon, kahit sabihin hindi sila okay, sila pa rin technically. Tama. Diba? So bakit ka sasama sa isang lalaking nakarelasyon pa sa una? Alam mo yung mga sinasabi nila, hiwalay naman talaga kami. Oo, pero alam mo, hindi naman talaga kami nagsasama. Ang dami na namin nang dinigaganyang kwento sa Burnay. Totoo, sasabihin nila, hindi kami magkasama, hiwalay naman kami. Pero yung pala, medyo ano, half truth. White lies. Hindi magkasama kasi... LDR pala sila. Oh. So literal, hindi sila magkasama. Totoo. Uh-oh. Diba? Hindi sila together. O literal, hindi sila together. Isa nasa Pasay, isa nasa Quiapo. O diba? At naku, sinasabi maraming ko sa'yo. Maraming ganyan kwento. Maraming ganyan yung ginawa nilang reason. Ikaw naman ito si Juto. Oh, ako talaga yung kanyang saving grace. Ako talaga yung magpapaligaya sa kanya. Ako na talaga, me already, ganyan. Beware, 'di ba? Be careful next time na pag magpapaliwanag ulit sa iyo kung sino mang lalaki kahit hindi si Jay. 'Di ba? Make sure na hindi ka magiging mukhang kabeta o hindi ka tama, diretso magiging kabeta. Huwag mong hayaan na maging third party ka. So in this case kasi yun yung picture na nakikita namin. Mm-hmm. Ikaw yung third party. 'Di ba? Sila yung legal. Naku, nakakaloka. Diba? Ayaw naman natin ng ganun. Ngayon kung gusto mo payuhan din namin yung girlfriend ni Jay. Sabi mo sulat din siya. Oo, sulat din siya, 'di ba? Ano, may payo kami sa kanya. Hindi naman siya yung tambalanista. Ano siya siniswerte? Huwag siyang dumagdag ha, dami na namin isipin. Totoo yun.
So in this case, ano, choose your happiness, choose your inner peace and your growth. Kasi alam mo, hindi ka mag-grow kung nakatali ka totoo, sa kanya. Alam mo, akala lang kasi natin, isang tao lang yung pwede magbigay sa atin ng happiness. Yes. Yun. Pero akala lang natin yun. Merong iba. Mas tama para sa'yo, mas wak para sa'yo, hindi komplikado. Correct. Muli ako po kasi ni Coley Ala. At ako naman si Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!